Welcome to my channel. Ako nga pala si Shengbo sa mga bagong viewers dyan. Pasensya na po kung ngayon lang po nakapag-vlog after a long, long, long months na naging mansari na. Just naging mansari talaga. Yun nga po, sa sobrang tagal ko hindi nakapag-vlog. Ngayon, bakit ako ngayon lang nakapag-vlog ang ating nyo? Dahil po, that time may trabaho pa at medyo busy pa at pagod galing trabaho. Kaya ang ginagawa ko na lang pag-uwi sa bahay, galing sa trabaho, kain, tulog na lang. Kaya yun po. Tapos pag day off po, pinapahinga ko na lang yung sarili ko. Tapos busy din, kaya naglalaba, kaya yun po, sobrang busy ngayon. Dahil wala na akong trabaho, balik estudyante yung ating nyo, ito gagawan ko na talaga ng paraan para makapag-vlog ng ating nyo. Hanap talaga ako ng bagong concept every para makapag-vlog ako. Kaya yun po. Ngayon po, ang review ko, ang vlog ko ngayon ay about sa fair skin. Alam ko marami nakakakilala at nakakaalam about sa fair skin kasi lalot na ngayon, sikat po talagang fair skin. Alam ko marami, kasi sa totoo guys, noon ko pa talaga dapat i-vlog to ang fair skin. Pero dahil nga busy at pagod yung ating nyo, wala na time. Kaya yun, ngayon lang kapag-vlog. At ngayon, balik tayo sa topic. Mag-review ako about sa fair skin. Pero bago ko sabihin ko ano yun na itutulong ng fair skin, sabihin ko muna kung ano yung laman sa set niya. At ito po yun sila. Ay, pasensya na, wala na ako back sa fair skin kasi tinapon ko na po. Kasi matagal ko na yung tinapon. Kasi nung August pa, tinapon ko na yung box. Once kasi nagbibili ako ng set ng fair skin, tinatapon ko agad yung box. Kaya yun. Kaya wala siyang box na may ipapakita ko. At ito na guys, ito yung laman ng fair skin set. Ito ay una, ang fair skin derma facial toner. Tapos, sunod ang sunblock cream gel. Brightening cream. Tapos, ang sabon. Wala na din box ang sabon. Kasi yun nga, same din. Tinapon ko na din po. Kaya yun. Ngayon guys, sasabihin ko muna kung ano yung pang umaga na gamit niya at ano yung pang gabi. Kung umaga, unay nyo gamitin ang sabon. First guys, kung gagamitin nyo yung sabon sa mga bagong gamit sa mga fair skin dyan, sobrang hapti niya. Alam ko maraming mag-agree dyan sa akin, lalo yung mga matagal na gumagamit ng fair skin user. Sobrang hapti niya talaga guys. Sa mga bagong fair skin user po, sobrang hapti po talaga siya. Once nabili nyo tong product na to, sobrang hapti. Tapos, pagkatapos nyo gamitin yung sabon, sunod po yung toner. Tapos ng toner, sunod ang toner, sobrang hapti din siya pag first time nyo magamit nito. So, yung dalawa talaga ang sobrang hapti guys. Pero, pagtagal-tagal nyo na nagamit tong product, ito sobrang worth it. Masasabi nyo, worth it po talaga. Pagkatapos ng toner, doon na po sunod yung sunblock cream gel po. At ito po yung tatlo, ang pang umaga na gamit. Itong brightening cream po, pang gabi to siya. Kaya yun. Sa panggabi naman po, tulad din same lang po, sabon una, tapos toner, then yung brightening cream na po ang gagamitin nyo. Tapos po, once kung baguhan ka sa paggamit ng fair skin, hindi talaga mawawala ang hapti. Sobrang hapti po yung simula niya. Magpupula talaga yung mukha nyo. Tapos next sa pagpupula, magbabalat po ito. Pero once nawala, tapos once kung sobrang after 1 month, kung always ka nagagamit ito, nawawala na yung hapti. Parang nasasanay na talaga yung mukha nyo. Tapos, pag always ka na gumagamit ito after 1 month, sobrang ganda na yung mukha nyo. Sa katunayan, 7 days. Pag after 7 days, magiging koyana na yung mukha nyo. Tapos, masabi nyo talaga maging glass skin na talaga. Tapos, yung pimple, yung mga ma-pimple dyan, mawawala din po. Pero yung pimple, to be honest, nawala sa akin after 3 weeks po talaga, totally. Nawala ang pimple sa akin. Pero, hindi ko masasabi na sa mga ibang babae dyan, sa mga ibang gumagamit ng product na to, depende pa rin po. Hindi ko sinasabi na once gamitin nyo to, hiyang yan sa inyo. Depende pa rin sa skin type nyo. Kasi minsan kasi may iba dyan skin type na hindi nahihiyang sa product na to. Kasi, lalo na mga sensitive, oversensitive skin. Sa katunayan, sensitive skin din po ako, guys. Pero, ewan ko, nahiyang talaga ako sa fair skin. Pero, depende pa rin to. Di ko masasabi na okay itong fair skin. Depende pa rin sa skin type nyo. Minsan, instead na maging kumanda to, minsan naging opposite po.
minsan hindi naging hiyang talaga mukha niyo sa fair skin. Pero depende lang. Pero no harm on trying. Tapos nun po, kunyari nasanay na yung mukha niyo, sobrang masasabi ko, magbabalat rin siya, magsasakit siya, mga hobby siya. Pero to be honest, maging worth it din yung paggamit niyo ng fair skin. Sobrang laki ng tulong ng fair skin sa akin. Sobrang taga ko lang. Kasi yung start ko kung gumamit nito nung April. At ngayon, continue pa rin. Pero guys, sad to say, yung mukha ko nagbalik siya sa pimple. Kasi dapat kasi once gumamit ka ng fair skin, dapat sundin mo yung step by step niya. Kung ano yung pang umaga, gamitin mo talaga. Huwag ka mag-skip. For example, kunyari, kasi diba pag umaga, sabon, toner, tapos ano, sunblock. Ako kasi, di ko na ginagamit yung toner pati sunblock. Ginagamit ko lang ito once may lakad ako. Pero pag wala akong lakad, sa bahay lang ako, yun ang ginagamit ko. Sabon lang. Kaya yun. Kaya, nag-start ako mag-pimple. Alam ko nakikita naman dyan sa camera. Nagkakaroon ako ng pimple dahil doon. Dapat kasi, sundin mo yung step by step niya para magiging glass skin at Korean skin talaga yung mukha mo. Kasi yung ginawa ko, hindi ako sumunod. Pero okay naman, hindi naman siya yung sobrang dami ng pimple. Parang konti-konti lang, mabibilang mo lang. Hindi yung sobrang lahat agad. Kaya, kahit papano, okay pa rin sa akin yung fair skin po. Kaya, ang masasabi ko, ang marireview ko, okay po talaga siya. Malaking tulong talaga to siya. Pero tulad ng sabi ko, hindi ko masasabi, hindi ko marereko. Kung para sa akin, kung okay yung, di masyado sensitive yung mukha mo, okay talaga yung fair skin guys, para sa akin. Pero, depende pa rin yun sa skin type nyo. Meron kasi hiyang, meron din hindi. Pero, tulad ng sabi ko, no harm on trying. Kaya try lang guys, malay nyo, maging okay yung mukha nyo. Lalo't na, sobrang malaking tulong na din yung fair skin. Marami na nakakatulong ang fair skin sa mga mapimple na mukha na tulad ko. Kaya yun. Kaya try lang guys. Kaya, yun po, dun nagtatapos ang vlog ko. At sana nakatulong ako, nakatulong yung opinion ko about sa fair skin po. At yun na po. Sige, bye-bye! And thank you for watching guys. Thank you sa paglaan ng oras nyo. Don't forget to subscribe and click the like button. Thank you guys! Bye-bye!